Uumpisahan na ngayong araw ang pagbabakuna sa mga residente sa lalawigan ng Batangas. Ikinatuwa naman ito ng lokal na pamahalaan, lalo't may ilang evacuee na ang tinamaan ng COVID-19 sa ilang evacuation centers. Si Clazel Pardilla, maghahatid ng detalye live. Rise and shine, Clay! Gani babakunahan ang libo-libong residente ng Batangas City. Mamaya ay kasabay nito bibisita si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Sa harap ng pag-aalboruto ng Bulkang Taal, tuturukan ang bakuna na ang mga first responder, bakwit at mga residente ng mga kalapit na bayan ng Batangas City. Naglaan ng 2,000 dose ang pamahalaan. Mahalaga ito para maproteksyonan ang mga responder ng probinsya ng Batangas na nangunguna sa pagsagip ng ating mga kababayan tuwing pumuputok ang bulkan at iba pang sakuna. Mas lalong importante ito gani para sa mga bakwit na madalas inililikas at nakakahalubilo o nagkakahalubilo at sama-sama sa mga evacuation center. Ilang residente pa naman ang tinamaan ng COVID sa ilang evacuation center. Dadaluhan gani ni Presidential Spokesperson Secretary Roque ang bakunahan. Present din mamaya si Vaccine Czar, Secretary Vince Dizon, Health USEC Roger Tong-an at iba pang opisyal ng national government. Inaasahang darating din si Batangas Governor Hermelando Mandanas at Congresswoman Vilma Santos. Gaganapin ang vaccination rollout mamayang alas 9 ng umaga dito yan sa Capitol Compound ng Batangas City. Sa ngayon ay may higit 4,000 evacuation center at base sa pinakahuling tala, may isang positibo ng COVID-19 sa Agoncillo, 4 sa Balayan, dyan yan sa Don Leon Martinez Memorial Evacuation at 3 sa Laurel sa San Gregorio Evacuation Center. Pinasailalim na sa test at quarantine ang mga nagpositibo at mga close contacts. Gani? Maraming salamat kay Lazel Pardilla.